Sa Sarat, Ilocos Norte, kung saan pinanganak si Apo Lakay, sa pamilya Edralin ay kamag-anak ng mga bayani, katulad nino, ni Juan Luna at ni Antonio Luna. Wow. At doon nang galing ang lolo ni Apo Lakay na si Fructuoso Edralin. Si Fructuoso Edralin ang mismo nakasaksi noong 1899 ng patayin si Antonio Luna doon sa Nueva Ecija. So napakagandang trivia niyan. Nasaksihan mismo ni Fructuoso Edralin, lolo ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa mother side. So siya yung nakasaksi noon, buhay na patunay ng mga time na yon. At si Don Fructuoso Edralin ang nagturo kay Apo Lakay na isang maging magaling na pistolero. So ang pistolero ay gun shooter. So sharp shooter po ang ating Apo Lakay. Apo Lakay. So ibig sabihin si sinasabi niyo si Fructuoso Edralin, si Luna. Si Antonio Luna po ay pinsan ni Fructuoso Edralin. Si Fructuoso Edralin po ay tatay ni Josepa Edralin, na nanay ni Apo Lakay, na lola ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Wow, okay. Si Doña Josepa Edralin Marcos ay namatay noong 1988 sa Philippine Heart Center. So yun, mamaya, marami tayong matatanong. Ang kagandahan dyan, hindi lang tayo nagbibigay ng mga trivia, i-confirm natin mismo doon sa mga taong nandoon. Ayun ha, alam niya na. Ayun. Thank you sir sa... Madami kayong matutuklasan. At hindi lang naman itong tour na ito, no? Hindi lang itong mga ating mga comment na ito, ang magpapatunay nito, yung mga buhay na nagpapatunay ng mga taga rito. Sir, meron pa ba mga buhay na ano, inabot ni... ng mga binabagit natin? Actually, ano eh. 1917 si Pangulong ano eh. Buhay pa kaya yun? So, yung mga apo-apo. Siyempre, gano'n naman ang history naman ay ano eh. Salinlahi. Salinlahi. So, siyempre, kapag ito ay sinasabi nga nila, chismis. No? Pero yung chismis na yon ay nanggagaling mismo doon sa mga kanununuan nila. Kaya sino papaniwalaan nyo? Yung mga libro na hindi nakakapagsalita? O yung mga buhay na patunay na magsasabi na mga kabutihan ng pamilya Marcos? Grabe, ngayon ko lang nalaman na magkamag-anak Antonio si Antonio Luna, Luna. Ay, yun nga sinasabi ko, pinsan ng lolo ni Apo Lakay. Ang kagandahan doon, hindi lang po si Apo Lakay ang may dugong Luna. O, trivia. Trivia ulit. Isa sa kapatid ng mga Luna Brothers ay nakapangasawa ng taga Visayas, Tacloban. No? Sa pamilya ni First Lady Imelda Romualdez Marcos. So, may dugong Luna din si First Lady. At buhay na patunay yan. Tanongin niyo po ang ating First Lady. Sasabihin niya sa inyo, hindi lang si Apo Lakay may dugong bayani. Ako din. Wow. Wow. Pa-share po para may magkaalaman po, no? Sir, ba shoutout niyo yung channel niyo. Opo, channel. Para mapanood kayo. Shoutout po Kags TV, no, sa ano, Facebook at YouTube. Magaling ito, mga kababayan. I-subscribe niyo ito. Grabe, ang daming alam nito sa history. Ano siya tinatawag? Ayun na. Paano sa Facebook po natin. Eh mga 'yun mga alam natin, dapat nating i-share sa mga kabataan. Especially doon sa mga new generation na yung kanilang nadinig sa mga chismis na kanilang nakakasalumuha, eh dapat nating itama. Lagi natin sinasabi, hindi tayo revisionist, no? Ang nakakatakot ay yung history denialism. Yung sabi ng ating magaling director, na dinideny mo yung katotohanan. So yung pagtatama ay walang kamalian doon. Kung baga dagdagan natin yung knowledge, dagdagan natin, ito ang pangyayari. Tsaka yan ay itatama mismo ng mga tao na nakakaalam ng totoong istorya. Ang galing. Sige, patigyan nga ulit, ipopromote natin sa Facebook. Uy, dalawa. Ayan mga babayan ha, sa mga followers kung gustong manood sa YouTube po. Yan din ba? YouTube Kags team lang. Kags TV, ayan po yun. TikTok. Screenshot nyo po, i-follow nyo po, dagdagan natin ng followers po. May maganda tayong trivia. Ano no? Pa? Sa Batak, Ilocos Norte, kung saan popular ang pamilya Marcos at hindi sila natatalo tuwing eleksyon sapagkat sila ay suportado ng isang simbahan na tinatawag na Aglipay Church. So sila ay Aglipayon, no? Si Pangulong Ferdinand E. Marcos ay Aglipayon at ang kanyang magulang from the mother side at father's side ay mga Aglipayon. So ano ba tong Aglipayon na to? So Aglipay Church is a breakaway church from the Roman Catholic. Ito yung mga simbahan na lumaban sa mga praile. So yun.
kung inyong aalamin, no, sasaliksikin, si Gregorio Aglipay, no? General Gregorio Aglipay ay number one enemy ng mga Amerikano during the 18 and 1900s. At sinasabi nila na nung namatay, itong si General Gregorio Aglipay ay ipinamana yung tinatawag na amulet or talisman kay Ferdinand Edralin Marcos. At nung during the Battle of Bataan, no, World War II, nung 1944, ang mga kasamang sundalo ni Apolacay humahawak sa kanyang likod. So, sa pamamagitan ng paghawak sa kanilang likod, doon sa mission nila, nakakabalik ng buhay. Wow. Yung mga kasama niya sundalo. Si Cags po yan, hindi po namin. Miracle. So, kagandahan ito, mismong taga Ilocos, no, sa Lawag, tatanungin natin, taga Batak, taga Sara, tatanungin natin kung ano ang history ni Gregorio Aglipay dito sa kanilang lugar. So tayo, alam mo naman, mga Pilipino, mahilig maniwala sa mga agi-agimat. So, during the time, pinaniniwalaan nila na itong si Gregorio Aglipay, nagsasabong, hinahabol.